Kahit na September ngayon, which is obviously ghost month ng mga Android smartphones, mukhang di napigilan mag-release ng phone si Vivo. This is the Vivo Y35. Mid-range phone lang sa halagang 14,999 pesos. Quick as flash daw to! Pero bakit kaya? Malamang kaya quick as flash is because yung charging niya is 44 watts USB Type-C. Tinest namin siya nang nakapatay yung phone from 0%. It reached 10% in 5 minutes, 20% in 10 minutes, 52% in 30 minutes, and 100% in 1 hour and 9 minutes. Yes, mabilis siya! Pero kung iisipin mo, parang normal lang or di naman sobrang bilis, di ba? But the difference is actually sa battery capacity. 5,000 mAh siya, which is very large na compared na sa iba na nasa around 4,200 mAh lang. That's the main reason kaya ko siya kinonsider talaga na mabilis. It has 8GB of RAM and 256GB of storage. Eh sa 8GB pa lang, sobra-sobra na. So what more pa itong additional na 8GB virtual RAM? Kaya 16GB ang total ng RAM mo, so talagang hinding-hindi ka maubusan at manghihinayang sa memory. The Vivo Y35 comes in two colors, Dawn Gold and Agate Black. This is the Dawn Gold variant, na para sa akin medyo may pagkakikay style yung design niya. Glittery gold kasi siya, yung parang bagay sa mga kuko na kumikinang sa mga nakikita ko. Maganda ang reflection sa araw at mukhang flagship yung camera module. Ganito itsura ng camera ng mga flagship eh. Pero mukha lang ah, kasi mid-range to eh. It has a Snapdragon 680 chipset with Adreno 610 GPU. Na some mid-range phones ang gumagamit nito, kaya okay na okay siya for some dynamic applications with everyday use. Panigurado suave ang experience mo with the added virtual RAM pa. May esports mode din siya for your usual D&D while playing. This is a good inclusion for this phone kahit di siya pang gaming. Kasi kahit sa casual gaming, gusto natin na optimize ang performance or naka-D&D tayo habang naglalaro. Sa experience ko naman while playing is gusto ko yung design ng body niya dahil sa grip habang naglalaro. Di tulad sa curved screen, hindi siya madali dudulas sa kamay mo lalo na kung pasmado ka. Sa speakers naman, mas okay kung nasa may right hand mo kasi doon niya hindi matatakpan ang speakers mo while playing. When it comes to its display, 550 nits, so it's quite decent for your usage under the sunlight. 6.58 inches, 1080p na din siya. But the best asset for me is yung 90Hz. Halos ito na yung pinaglalaban ko sa buhay ko ngayon. Kapag mid-range, hinahanapan ko na lagi ng 90Hz. Sarap kasi talaga sa mata eh. Ang smooth-smooth niya gamitin. Reminder lang ha, hindi porkit 90Hz to and 90fps na din ang games mo. Nakalock pa din almost lahat ng games niya to 60fps because of its CPU compatibility. Ang kinaganda din ng phone na to is yung weight niya. Around 188 grams lang siya. Napakagaan kaya masarap din siya gamitin sa photography. Ito ang napansin ko kay Vivo. Madalas medyo mas maliit sa average yung camera sensor size niya, pero napakaganda naman ng AI. 50 megapixels ang rear camera niya with 1 over 2.75 inches camera sensor size. Talagang superb ang ganitong AI for your casual photos. Ganda ng balance ng colors. Wala akong nakikitang oversaturated sa mga pictures. And halos up to par yung AI output sa mga nagamit kong may mas malaking sensor size na nasa 20K to 25K yung presyo. Pero syempre, makukuha nyo lang yung ganyang best output sa well-lit environment. May expose na yung effect ng maliit na sensor size sa ganitong low-lit environment. Pero still decent pa rin in my opinion. Sa night mode naman, makikita mo sa screen kung ano ang resulta ng shoot namin. Hindi siya ganun ka-vibrant but it gets the job done sa noise reduction and detail ng image. Pero mas okay kung gagamit ka ng tripod para mas stable ang shoot mo kasi meron siyang automatic na shutter speed na siya mismo mag-a-adjust para sa'yo. Pag mailaw ang lugar, as is. Pero pagdating sa not-so-lit environment, mag-a-adjust na siya to 2 seconds. And pag madilim na talaga, mag-a-adjust na siya to 3 seconds. Yung macro, hindi super ganda pero ang feature na nagustuhan ko is adjustable yung focus. At wala tayo dito ng ultra-wide camera. Not sure why, pero wala. Feeling ko para ma-attain yung ganitong itsura sa likod, kaya walang ultra-wide. One last thing for the rear camera is yung effects master. Ma-adjust mo yung colors on the fly.
Super useful to sa mga conscious sa oversaturated na photos. Sa selfie naman, it has 16 megapixel front camera kaya I can say na pagdating sa well-lit environment, makikita mo na detailed lang photo and maganda rin yung filters. Kung feel mo gumamit ng ganun. Eto, tignan mo tong filters na nafe-feel ko gamitin habang kinakalikot ko yung phone. Sa video, 1080p 30fps max, meaning sa 720p mo lang pwede magamit ang 60fps. Pero feature-wise, decent kasi na may EIS siya. Meaning slightly stable ang video mo dahil sa digital stabilization. At doon natapos ang review! So, para sa'yo ba to? If ikaw yung tumatarget ng 5,000 mAh battery, magandang choice to kasi complemented well ng 44 watts charger nito. Next is if ikaw yung tipong gusto ay well-balanced color for your rear camera shots, but at the same time, bright ang output. And lastly, pinakapit sa ito kung may glitters yung kuko mo. Real talk, tingin ko sa ganong tipo bagay yung phone design na ganito. Siguro hindi ko lang marerecommend to if isa ka sa mga naghahanap ng bang for your buck CPU for gaming. So that's it! Subscribe and comment down below para maabangan nyo yung mga future videos namin. Nabulol pa ako. Like, dislike, wala kayo. Uwis na ako. Papahinga na ako.